kami, mga MUP, hindi kami natatakot sa inyo kasi alam namin, merong reckoning. Pag mag-enjoy na kayo hanggang gusto ninyo. Taong kayang pakinggan dito sa Boses ng Katotohan. Hindi niyo ba nakita yung strategy? Ang strategy talaga, yung messenger na sumulat lang sa PDEA, "Oy, worried ako. Pangalan ko yun nandun, nakapirma, bakit nyo nililikyan? Putya, baka mamaya ako patayin ng Malacanang, delikado ako dyan." Kaya nga, concerned yung tao. Maya-maya siya ngayon yung nakakontem, siya yung nakakulong. Ano ba yan? Siya pa'y sinira, inurakan yung kanyang ano, yung kanyang pangalan. Hanip talaga itong gobyerno na ito eh. Totoo, huwag kayo magalit, totoo eh. Buta na nga kayo, iharangin ninyo. Alam nyo, meron ding reckoning, ano, administration, merong reckoning. Hindi tulugan langit. Kaya kami, ako, hindi ako natatakot sa inyo. Kami, mga MUP, hindi kami natatakot sa inyo. Kasi alam namin, merong reckoning. Pag mag-enjoy na kayo hanggang gusto ninyo, no? Maligo kayo ng maligo sa dagat. Maligo kayo ng maligo hanggang mainit yung araw, hanggang tahimik yung wave. Kasi pagdating nung high tide, merong mga alon na malakas. Lulunuri namin kayo sa dami ng tao. Hindi, ano yun eh? Statement yun. It will happen. It will happen. It's just a matter of, ano, konting yung huling patak na sinasabi ko sa tao. Ang tao ngayon eh, ano pa eh? Takot-takot pa eh. No? May respeto pa sa batas eh. May respeto pa sa authority kahit papano eh. Pero pagka nawala yung respeto na yan, at pagka yung tao nagbuklod-buklod na, yung talagang lumabas sa kalsada at nagmarcha diretso, ano, wag niyo patayin niyo lahat yan, komilyon? No, it cannot be. At pagka pumatay kayo ng taong bayan, lalong magagalit ang taong bayan. So, yun yung ano. What do you expect from ano, Jesus Cudero? You expect na dalawa. Sa akin, sa ngayon, nakikita ko dalawa. Materminate yung hearings ng ano, PDEA leaks. Sabi sa inyo eh, labas nyo na yung evidence eh. Kung meron kayong hawak, inilabas nyo sana nung itong huling hearing, nilabas nyo sana. And that is more than enough reason na magta-tie up lahat. May video do sa bahay ni Morales, may Kumar, may Enriquez, may sinisa? Santiago, Picoy, na na-contempt din nga, na-contempt din. Magtaya plat, may lam, and then may Ochoa na kino-confirm na magkasama sa law office. Tapos may bangag video. Ay! May bangag pictures. Merong deposition. Merong ano. Tapos sana eh. Tapos sana. Eh ngayon, sinasabi ng administration, yee! Ay, mga pro-administration, yee! BBM! Sinisigaw nila, bobo, bobo. Duterte Camp, bobo. Okay, magalit. Eh, hindi nilabas eh. Ngayon, pagka pinalitan si Bato, pagka natuloy kay Bato, hanggang doon na lang siguro yung hearing. Unless na ilabas nyo yung ano. Huwag nyo kasi isipin yung timing eh. Nakakainit ng ulo yung timing na yan eh. Kasi pagka yung inisip yung timing, niisip nyo yung personal na agenda. You're aiding not the Filipino people. You are aiding the whatever agenda, yung ano magano, whatever agenda ang nagpapatakbo sa lahat na nito. Timing. Nampucha. Para ng martial law eh. Ang dami ng account na sinasara. Ang dami, may dinidemanda na eh. Tinatakot ng tao. Mga mahalagang isyu ng bayan ay nangangailangan ng boses ng sambayanan. Ito ang programa na nagbibigay boses sa taumpayan. Ito ang Boses ng Katotohanan.